At tayo po ay manalangin muna sa pula ating buong panalampahan. Ngayon po umaga. Tayo po lahat ay ipotokin. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga ng ito. Salamat sa kalakasan, panibagong araw, ng panalampahan. Salamat po namin po Diyos sa inyong pong paumuna sa bawat bahagi. Ang aming pagsamba, aming patawitan, aming pagkakaloob. Lalo higit pong papahayagan po ng inyong salita. Namin po pag-aaral ng inyong umaga. Hiling po namin, O Diyos, sa kami po'y patawarin niyo sa lahat po ng aming mga kukulang at pagkakasala. Tama niyo po ang aming mga puso. Ihanda niyo po ito sa pakikinig po ng inyong salita. Dalangin din namin, O Diyos, ang inyong mga presensya o magitan po ng Espiritu ng Banal na siya nagpuro-puro at nagbibigay po ng pag-aunawa sa inyong salita. Dalangin din namin ang pag-iingat niyo po sa aming mga kapatiran na patungo po sa aming bahay sa bahan. O ingatan niyo po sila, lagay niyo po sa kanilang mga puso ang kahalagahan po ng pagtitipon at dalangin kahalagahan po ng inyong salita, Panginoon na mahahayan. Panginoon, magligtas ka rin ng kaluluwa. Gamitin rin po ang aming live streaming upang maabot ang marami pang tao, Panginoon, na nangangailangan po ng kaligtasan ni Kristo. Maunahan niyo kami, Panginoon, at gawayan sa maghapon ito. Salamat po, Diyos, sa iyong pong biyaya. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ay handa namang umawit. Amen. Amen. Tayo po ay maunahan ni Brother Popoy sa ating pong mga awitan. Amen? Amen. Isa po natin ating pag-awit. May pong umaga. Tayo umawit na may kagalakan. Amen. At awit na may pagkatugan. Amen. 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 Jesus the Son, and
Kristo'y buhay. Amen. Si Kristo'y buhay. He lives. Psalm number 66. Sa hindi gano'ng kita, kung magkano kayo ng song book yan, lalo ka kayo. Nanti kok. Ah, nanti ya. Kalau di pada minggu ini.
Salamat sa Panginoon. So tayo po lahat ay tatayo na witi po natin yung ating welcome song. Kailangan po medyo malamig, kaya kailangan magpangingin ng mga kamay, no? Para magkamay. Tayo tayo lahat na witi po natin yung ating welcome song. At mamayang po natin ang bawat sa ready. Sing, there's a welcome here. Tayo tayo lang. A welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. May bahagi na kami rito. Kalinang Kristiyano. May bahagi na kami rito. Kalinang Kristiyano. There's a welcome here. A welcome. Christian, welcome here, hallelujah, there's a welcome here, a welcome here, there's a Christian, welcome here. So, aking galing aming sumitin, pagunahan tayo ng isa pang awitin. Bago pa ilang mga paalala, no? Po, boy, please come here. Tayo po ay patuloy ng bawat sa Panginoon. Si Kristo'y nagliligtas. Sa likod po na po. Narinig po ba ang sigaw? Yes! So, kung hindi pa narinig, sigawan mo yung awitin. Sigaw po yung awitin para matinig din na yung sigaw. Ang sumigaw ng malakas. Amen! Narinig po ang sigaw. Sama nyo kami sa kaya. Amen. Sa 23 Lunes at kami meron usapin. Sa... Ibayan, pangalan. Tama sa prayer. Tama nyo sa prayer. Sa prayer. Danap sa awit niya. Para
Jesus na naunang namamatay. Bubuhayin ang Panginoong banal. At kapag nagkatipon na tayo sa kalangitan, kay saya at inamak na mawala. Sa hapon, tayo po ay mag-usap. Meron po ilang mahalagang bagay na nais ko pong ipatuhayin ito kasi po sa inyo upang napag-usapan po natin ano, concerning sa ministry po na ating simbahan. At ganti naman ay mga ilang mga bagay po na ating pong i-implement po dito. Kaya nga po, dinanais ko po na yung ating pong tatay, working man, ay makapunta po rito upang mapag-usapan ng ilang mahalagang bagay. Mahalagang po ito, no? Kailangan po kasi natin na pag-usapan ito concerning po sa property ng church. Amen. Ito mga bagay pa na gusto pong i-discuss po sa inyo yung plan po ng ating simbahan. Amen? Amen. So, pag-usapan po natin kasi mahalagang po ito. Gusto po na mabigyan ng pansin po ito kung ano po yung opinion nyo. Kasi tayo po ay nasa pang ilang taon na ba tayo dito sa bahay sa bahay po natin? Since 2017 eh. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ano na taon na yan? Ano na taon na lahat? At habang tumatagal po eh tumataas din ang upa. So nagsimula tayo sa 4,000, ngayon po ay 10 na. Kaya napapagrabe. Ay, grabe! Grabe eh. Napapagrabe. Talagang video nakakagulat po yun. Ano ha? At yung may-ari ay sana naman, pag-pray natin, huwag naman yeah, sana naman. Oo, kasi talagang hinahapit niya. Oo, kaya kailangan po usapan po natin ilang mahalagang bagay. Okay? So, pag-usapan po natin mamaya. Ano pa ho? Atin hong binabati, yung ating po mga kapatiran na nag-birthday po ngayon po ba ng January. Oo, ito po ay sila, si Jennifer at saka si Jenny Calimosa, January 7. Tama ba? Tama, January 7. Belated, happy, happy birthday sa iyo. Si Jonaline. Jonaline. Ha? January 8. Jonaline, meron pa panganda? Wala na. Si Akisha. Ano si Akisha? Hindi nila sa mga si Akisha. Mamaya pa daw po ako. Nalilig ko pa po kami. Nalilig. Pagka na, wala, huwag na maligo. January 10, okay, so wedding anniversary, happy, happy, belated, happy, happy, happy anniversary po sa mag-asawang Herbert and Sister Joyce, wala pa, noong 14, Brother Willis, Sister Sally, noong 15, Brother Popoy, Sister Corrine, noong 19, so belated, happy anniversary po sa inyong kasal, okay, so pag-pray po natin ay ilang mahalagang bagay. So additional missionary, so pag-pray din natin ang pianist, ha? Pag-pray din natin po yung mga missionaries po na ating sinusuportahan. So nung nakaraang, makikita niyo po yung sa harap na picture,
Yan po yung aming tinaluhan na conference. At may mga nabigay din po ng Bible po dyan. Mga literatures, Sunday school materials na ginagamit po natin sa pagtuturo ng mga bata. So meron tayong mga bagong mga mabasahin na atin pong ginagamit po para sa ating pong mga lesson. Okay? So salamat tayo sa Panginoon. Meron po si Baha, kagaya ng Harvester Baptist Church. Yan po yung sa Binyal, Laguna, na pinupuntahan po namin yearly. So tatlong taon siya hindi nabigay ng mga Bibles at saka ng mga literature kasi pandemic. Kaya sila po ay tuwa-tuwa ulit na maglitod po sa amin. At po ang pagkain talagang aapaw sa plato, ang serving po nila. Kaya siguro pag uwi ng mga pastor, tumaas. Okay, so salamat sa Panginoon na nakasama din natin si Pastor Jan. Mag-presin niyo, kasama po ng kanyang may bahay. Okay, so si Pastor Jan ang Kalisen Pangas. Yung mga namin din kami dyan, ang mga old friends, na hindi namin akalain na nandoon. So salamat sa Panginoon. So maganda kung may fellowship na gano'n, mga kapwa, mga pastor. At nakagala po natin na nakasama din si Jay po dyan. Ano? Siya po yung taga-pito po dyan. Ha? At salamat sa Panginoon. Yung nga lang, may araw to, may araw physical po siya. Kaya hindi nakakasama. Hopefully sa hapon, makatin. Okay, so, yun. I believe, nabangit ko na po yung mga sa pangitin. Baba. So, yung po yung mga may karap naman, pray po natin, strong well, pray niyo po palagi. Okay? So, salamat po sa Panginoon. So, mamaya po, 2 o'clock, yung ating pong meeting. Okay? Amen. So, sana po yung makatin ng lahat. Sana po yung Diyo, walang piyata. Okay, so, pray po natin. Sige, tayo po yung mawit pala sa pang-awitin. Ayun po tayong lahat. Uwitin po natin yung ating po na Baptist song. In the service of the King. Tayo lahat. In the service of the King. Nandiyan po sa gitna ng kopya. Meron po tayo nakatid. Anyway, dito po sa ating kopya meron pong Matthew song. So, as you can see, isa po yung mga decoration natin ng Christmas. So, talagyan natin ang panibagong decoration. On the first verse, I'm happy in the service of the King. I'm happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of guiding hand forever I will cling.
tawagin yung ating special number ngayon po baga. Ready na ba? Hindi pa? Sa pangawin, sa pangawin. Bago si Brother Pokoy. Pokoy. Help and join, sir. Ayun Michelle Paquet doon. Sa tabi ni Kuya Ayun. Yeah. Okay. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sunday afternoon, kayo po ay mahirap makatid ng afternoon service, ito po yung ating memory chapter. Amen? Amen. Ang aking panalangin sa Panginoon, sa kanyang biyaya, ay ma-memorize natin po nito at the end of the month. Kasi every month, meron po tayong memory chapter. Okay? O
kagaya ng ginagawa ko natin before the pandemic, ay nagme-memorize tayo ng one chapter a month. So kung hindi pa kayo nagsusubok na mag-memorize, ay maganda po yun para po ma-organize ang ating mga kaisipan. Ha? Alam niyo, kapag memorization, ino-organize ng Diyos ang kaisipan ng tao. Ha? Kapag nanonood na ka lang ng mga TV o kung ano-ano sa YouTube o ano ba, ha? Yung utak mo magiging parang stagnant kasi amusement lang yung pumapasok sa utak. Whereas kapag nagme-memorize ka, ino-organize ng Diyos, pinapahaba ang iyong memorya. Pinalalakas ang kapasidad nito para mag-circulate ng maayos. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga po yung memorization at pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Remember, God is good. Amen. The devil is evil. Kaya nga po, ang Diyos ay mabuti po sa atin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Tayo po kayo napapasalamat. Amen. Amen. Isa po natin ang magbabasa. At tayo kumayo ng maayos. At inumpasahin, 1 Timothy chapter 6, verse number 6 to 8. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. 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 So lahat po yung magbasa. Ready? Begin. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing in this world, and it is certain that we can carry nothing out, and having food and raiment, let us be therewith content. Okay, so tayo po ay sumadaling manalangin. Ama namin Diyos, muli, aming dalangin ang iyong patnubay ng Espiritu Banal sa aming kalagitnaan upang ang inyong salita ay maging pagpapala sa bawat isa. Dalangin po namin, O Diyos, pangunahan niyo po ang iyong punikod as I preach thy word. At dalangin ko po, O Diyos, ang inyong pong pangunguna at nawa ang bawat isa po ay maging bukas sa kailang kaisipan upang maintindihan po nila ang mga bagay po na hindi pong sisiwalat sa amin sa pamamagitan po ng mga talata po na ito. Salamat po Diyos sa huwag po ng mga gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamu po na po ang bawat isa. Now, godliness is profitable unto all things. Godliness, ano? Pagiging maka-Diyos, meron pong kabanalan, meron pong pagsunod sa Panginoon. Now, sa buhay po na ito, sa pag-uumpisa po ng ating lesson, hindi po tayo dadako doon po sa sinless perfection. At ibig sabihin po nun, meron po mga grupo ng mga Kristiyano na sasabihin na habang nag-aaral ka sa salita ng Diyos, sa dulo, ay ikaw ay magiging perfecto na. Hindi po magkakaganon. Ha? Habang ikaw ay nandito pa sa lupa nito, wala pong magiging perfecto sa atin. Meron po lumalago sa pananampalataya. Meron po nagagamit ng Panginoon ayon po sa kanyang kalooban. Pero yung sasabihin po na ikaw ay magiging perfecto na, ay wala pong ganun mangyayari sa buhay ng tao. Amen? Kahit palitan mo ang pangalan mo, gawin pong perfecto. Dimag-iba. Mag-iba pa rin po yun sapagkat hindi ka perfecto. Amen? Kaya nga po sabi ko ng Bible, alam dito, makikita po natin, godliness is profitable unto all things. Alright? Now, kapag aralan po natin tungkol sa salitang godliness o pagiging maka-Diyos, yung mga salitang ito ay talaga namang gastado na sa mga politiko yun eh. Diba? Mga tao, mga bayan, mga Diyos. O, pero wala naman. Wala naman talaga, hindi naman maka-Diyos. Kasi nga, kung talagang maka-Diyos, una sa Panginoon sa kanyang buhay. Yeah. At siya po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So there are some. Meron akong makakilala na mga talagang taong nanunungkulan sa gobyerno na tunay na maka-Diyos sapagkat alam natin o alam ko na ang salita ng Diyos ang kailang pinangahawakan. Pero kastado niya kalimita sabihin makakalikasan. Diba? Maka-Diyos, makakalikasan, makatao, makabayan. Yun po yung panataan niya. Pero ang katotohanan, pag wala ang salita ng Diyos sa kanyang puso, na walang panahon magbasa ng salita ng Diyos, hindi talaga tunay na maka-Diyos sa masasabi. Kaya salamat sa Panginoon at huwag kang matatakot, huwag kang kabahan, huwag kang parang mahihiya na sabihin, ako yung maka-Diyos. Bakit po? Eh, nag-aaral ka ng salita ng Diyos eh. Tayo po na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po na kinating kinahihiya na tawagin tayong maka-Diyos. Amen. Eh, po ba? Amen.
yung godliness na tinutukoy ho dito ay pagkakaroon po ng personal na relasyon sa Panginoon. Pagkakaroon ng personal na naisin sa iyong buhay na nais mo lumago sa pananampalataya. Kaya mo po ikihihiya po yun. At tunay na Kristiyano, hindi kinahihiya yung pagiging maka-Diyos niya. Bakit po? Sapagat yun ang nais ng Panginoon eh. Amen po ba? Amen. Nais ng Panginoon, tayo po ilumago. Kaya nga po sabi ni Pablo, kuntit niyo po natin sa aklat ng Roma, Romans chapter 8, sa pagsisimula po ng ating pag-aaral, Romans chapter 8, yun yung po sabi sa talata po nito, napakahalaga na makita po sa atin na tayo po ay maging godly. Okay, maka-Diyos po yun. Ano? Kaya godliness ang ating pag-uusapan. Romans chapter 8, verse number 29. Sabi yan, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. To be conformed to the image of his son. Amen. So, para po tayo ay mailapat ang ating buhay, ang ating pagkatao, ang ating kaisipan, ang ating pananalita, na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, maging kawangis ng anak. So, ibig sabihin, Christ-likeness ang ibig sabihin po ng godliness. Kaya nga po, every time na titingnan po natin ang ating buhay, every year na dinadagdag ng Diyos sa atin, ito ba ang nangyayari sa aking buhay? O lalo akong napapalayo sa Panginoon? Ito ba ang nangyayari sa aking pagkatao? Ha? Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ibig sabihin, mayroon talagang drastic o madali o tuloy-tuloy na pagbabago na dapat magawa sa ating buhay. Amen. Pagkamisan, hindi po nangyayari yun. Kasi nga po, ang nagiging buhay ng maraming Kristiyano ay nawawala sa focus sa Panginoon. Amen. Amen. Napakadali po natin na mapatingin sa pangangailangan ng buhay. Napakadali po natin mapalayo sa Panginoon at mapatingin tayo sa mga bagay na sinasabi po ng Bible, the cares of this world. Amen. Yung the cares of this world, lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng kakailanganin mo, lahat ng mga bagay na akala mo ito yung prioridad, pero ang prioridad ang Panginoon. Amen. At tinan niyo po, may sinasabi ho dito ng tatlong bagay, pero tinan niyo po sabi dito ni Paul, to be conformed in the image of his son, tinan niyo yung contrast po yun, opposition sa worldliness. Tinan niyo po sa Romans chapter 12, Romans chapter 12, verse number 2, sabi diyan, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Amen. So sabi ng Bible, not to be conformed with the world. Bakit pastor, lagi mong binabanata ng mundo? Hindi natin binabanata ng mundo. Ang mundo, sadyang ganon. Hindi na yung buwan. Ang mundo na ating ginagalawan ay sadyang ganon. Bakit po? Sapagkat sabi sa Korinto, verse 4 na 2 Corinthians doon, but the God of this world. Ang Diyos ng mundo nito ay si Satan, hindi ang Panginoon. Amen. Kaya hindi natin binabakbakan sila, tunay na sila ganoon eh. Na? Gusto ng Panginoon, maiba ang ating buhay as a Christian. Amen. Ang gusto ng mundo, pare-pareho lamang. Ano yung pare-pareho lamang? Kung gusto ng mga tao maging miserable, pumangit ang kanilang itsura, pumangit ang kanilang anyo, masira ka lang buhay, masira po ang kailang future, ang gusto ng mundo, ganun din ang mangyari sa iyo. Gusto mo ba yun? Ayaw. Lalong ayaw ng Panginoon. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Amen po ba? Amen. Kung gano'ng kahalaga sa iyo ang physical na pagkain, ganun din kahalaga dapat ang spiritual na pagkain. Amen. Huwag mo ipagpapalit ang spiritual na pagkain. Pag-usapan natin tatlong bagay. Hindi yung sabi ng Bible. Number one, godliness penetrates every area of our lives. It penetrates every area. Lahat ng aspeto, lahat ng bahagi ng buhay mo. Mahalaga ang godliness. Pero nakikinig ko ba? Mahalaga ang godliness. So sabi mo ng Bible in the Greek, it is said that for bodily exercise or little is profitable.
Kasi sabi ko sa 1 Timothy chapter 4, nandunulong tayo sa Timothy, ilipat lang natin ang ilang chapter. Chapter 4, verse number 8, sabi ko dyan, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Again, sabi ng Bible, ha? Atin niyo po ba? Verse number 8 and chapter 4, 1 Timothy, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promised the life that is now is and of that which is to come. Anong sinasabi ho dito? Godliness penetrates every area of life. Ha? Sabi ng Bible, yung ehersisyo ng katawan, hindi sinasabi ng Panginoon masama. Again, naintindihan niyo ba? Ha? Don't get me wrong, nasasabihin natin, oh, sabi pala ng Bible eh, walang pakinabang ehersisyo, pero sabi niya, profited but little. Ha? Ibig sabihin, kasi ganito po yun eh, na ang tao po na kagaya natin ay body, soul, and spirit. At kalimitan, yung body at saka soul, naglalaban yun eh. Ang katawan, pinapalakas natin, pinapakain natin. Okay? Lahat ng luho ng ating katawan, dinanais po natin na maibigay sa kanya. Eh, paano naman yung espiritual na buhay pag hindi mo binigay? Unbalanced. Hindi balanse ang buhay mo. Ha? Kasi hindi lang ikaw ay tao merong physical, ikaw ay tao din merong spiritual na buhay. Amen. Pag hindi mo yung pinakain, most likely, ano mangyari? Manghihina po yun. At akala mo ba, dahil kahit malakas ang katawan mo, kahit malakas, maganda ang naturalesa mo, sinasabi mo, hindi mo kailangan yung mga vaccine niya, malakas ang katawan mo eh. Eh, paano po yung spiritual na vaccination ng Panginoon sa atin mula sa salita ng Diyos? Amen. Kailangan mo yun eh. Depensa mo yun sa mga pakanan ng kahawin sa buhay mo. Amen. Tinan niyo po ba, young people? Ha? Ang mundo, aalukin ka ng maraming mga bagay na akala mo tama sa iyong harapan na nakita mo physical eh. Pero yung spiritual na buhay, pag wala ka, kahina ka. Tinan niyo, yung sinasabi po ng Bible, ang ehersisyo ng katawan, may pakinabang yan kahit konti. Kaso kahit konti, hindi lang magkikita. Sabi nga ng Panginoon, alagaan mo yung katawan eh. Ha? Sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice. So, ibig sabihin, ang ehersisyo, ganun din eh. Nagsasakripiso ka para gumanda ang katawan mo eh. Nag-ehersisyo ka para gumanda ang naturalesa mo eh. Di ba? May pakinabang po yan physical. In fact, yun ang gagamitin mo, ginagamit mo sa Panginoon sa iyong paglilingkuran sa Kanya. Makakating ka ba ng church kung ikaw'y laging may sakit? Hindi. Di ba? Makakating ka ba ng church kung ikaw'y laging lulugulugo at hinang-hina ang katawan mo? Hindi. So, kinakailangan mo yung palakasin para sa purpose ng paglilingkuran sa Panginoon. Amen. Kaya nga yung ehersisyo, sinabi dito, hindi masama. Pero may kaunting pakinabang kumpara sa spiritual na ehersisyo. Amen. Yung pala, no? Kaya sabi ko dito, letter A, godliness is profitable in government. Totoo, pakinabang ang pagiging makadiyos sa isang gobyerno. Kaya niya sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 2, verse 23. Sabi ko dyan, ano? From verse 1, sana sa verse 1, sabi ko dyan, but I exhort thee that first of all, supplication, prayers, intercession, giving of thanks, be made for all men. For kings, tumulungkuran yung hari, for all that are in authority, kahit mayor, kahit governor, kahit senator, kahit congressman, kahit pangulo, busy pangulo, sabi ng Bible, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Kaya nais ng Panginoon, ipanalangin natin yung mga hari, panalangin natin yung pangulo, yung governor, yung mayor. Lahat ng nanunungkulan sa ating bayan, pinapanalangin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ha? Yun ang responsibilidad natin bilang Kristiyano. Amen. Ha? Ang Kristiyano po, non-partisan. Sabi non-partisan, kahit hindi mo yung binoto, papanalangin mo yan sa Panginoon kung yan ang nanunungkulan. Amen. Nagtanay niyo po ba? Kaya hindi ho tayo nag-endorso kasi pag i-endorso ka, hindi nanalo. Di anong mangyayari lang? Hindi mo napapanalangin? Hindi.
Sabi ng Bible, ano, lahat ipapanalangin, lahat ng presently nanunungkulan. Amen. Lahat, para tayo may mamuhay ng may kapayapaan, sabi niyan, quietly, tahimik. Sabi ng Bible, in all godliness, natin siya tang godliness ah. So, ibig sabihin, pakinabang po yung pagiging mga Diyos kahit mo sa area ng gobyerno. Amen po ba? Amen. Pag ang gobyerno, ang namumuno sa ating gobyerno, napakasamang tao, at walang pakialam sa salita ng Diyos. So sabi ng Bible, when the wicked dare fool, sabi ng Bible, the people mourn. Kung ang masama ang namumuna, nananakis sa mga tao. But when the righteous are in authority, the people rejoice. So, anong gusto mong manguna sa iyo? Yung gobyerno na meron tayo. Yung po masamang gobyerno na wala na hong pagpo-promote ng salita ng Diyos. Napakahirap po, no? Amen? Amen. Kaya sabi ng Bible, upang sila'y maglingkod ng tama, may kapayapaan, pakinabang ito sa lahat ng tao na kanya pong pinamamahalaan. Kaya ngayon ang una. Letter B, godliness is profitable at home. Sa bahay. Yung pagiging maka-Diyos ay kinakailangan, sabi ng Bible, even chapter 2, verse number 9. Ano po sabi ng Bible? Verse 9. Yung sabi ng Bible, in like manner also, that women adorn themselves, tama ba? Adorn themselves in modest apparel, verse 9, chapter 2 ng 1 Timothy, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or purse or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Let the women learn in silence with all subjection, but I suffer not the woman to teach, not usurping authority, use of authority over the man, but to be in silence. Ano tinutukoy ho dito? Na yung pagiging maka-Diyos ay pakinabang maging po sa tahanan. And remember, ang tahanan ang unang institusyon na tinatag ng Diyos. Again, ano? Ang tahanan ang unang institusyon na tinatag ng Diyos. Kaya yun din po ang unang gustong sirain ni Satan. Naintindihan po ba? Hello, nakikinig ko ba? Kaya hindi ko kataka-taka na napakarami ho mga tahanan po ngayon, mag-asawa na naghihiwalay. Mga babae at lalaki na nagsasama nang wala nang hindi kasal. Bakit po? Ang gusto po ng kaaway, ganun ang mangyari sa bawat tahanan. Yung iba na yung prinsipyo na taliwas na sa salita ng Diyos. Magsasama muna para improve ang kanilang sarili pagkatapos sabihin lang, hindi tayo compatible, kaya maghihiwalay sila, okay lang. Hindi mo tama yung sarap ng Panginoon. Amen? Sabi po ng Bible, ha? Dito tinuturuan ng Panginoon kung paano po ang babae matutong sumunod at ang lalaki patuloy magmahal sa kanyang asawang babae. Sabi ng Bible, sabi ho dyan, ano? Which becomes women professing godliness with good works. Is it a good works? Mabuting gawa ba ngayon na ang babae sumunod sa kanyang asawang lalaki? Mabuting gawa yun eh. Pero hindi ho yung subject para abusuhin ang mga asawang lalaki. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi ng Bible, godliness is also profitable at home. To know and understand each member's responsibility at home promotes godliness upang malaman malaman ito na kailangan ang salita ng Diyos ng bawat isa. Kaya kayo mga tatay, gusto kong kausapin. Gusto kong turuan ng lesson para sila mismo magbabayong study sa kanyang pamilya. Amen. Sila mismo accountable sa Diyos. Amen. Na isang araw, itong anak mong lalaki, itong anak mong babae, hindi mapariwala. Amen. Hindi ho sapat talaga ang makikinig lang sa salita ng Diyos tuwing umaga ng Linggo o hapon ng Linggo o prayer meeting. Kulang pa po yun eh. Mandili mo. Pitong araw meron po sa loob ng isang linggo. Isang beses ka lang makakapakinig ng salita ng Diyos. Paano mag-iima ka Diyos ang bawat isa kung yun lang po ang bagay na matutunan mo. Amen. Amen.
Eh, paano kung wala pa sa simbahan at hindi na dumadalo? Amen. Amen po nga. Amen. Paano yung mga anak mo? Hindi mo na madala sa church. Kahit anong gawin mo, hindi mo na madala sa church. Ay, nakakalungkot mo yun kasi may resulta yun eh. Amen. Sa ngayon, parang ganyan lang yan. Parang pag nag-edad, parang konti yan. Diba, tatandaan nyo, no? Yung standard na sineset mo sa pamilya mo, pag hindi mo yan nilagyan ng salita ng Diyos, ano mangyayari mo dyan? Makakala mo ngayon, bumilang ka lang ng ilang panahon, bumilang ka lang 2 taon, 3 taon, yung alam mo, hindi na nagsisimba. Ano kaya mangyayari po dyan? Makakalungkot po yun. Sa akin, bilang magulang, ayokong isipin yung mga bagay po na yun. Pero, kapag hindi ko, pag ako yung nagpabaya sa salita ng Diyos, talaga mangyayari po yun. Ang din yung sabi ng Bible, na letter C, godliness is profitable even in business. 1 Timothy chapter 6, verse number 2. Sabi yan, and they that have the leading masters, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service because they are faithful and beloved partakers of the benefits. These things teach and exhort. So, yung sabihin, kung ikaw nagmamahal ng isang kumpanya, o meron kang mga tauha, kahit maliit ang kumpanya mo, o meron kang small business, meron kang kasama na tumutulong sa business mo, anong gagawin mo? Ikaw mismo magtutulong sa kanya ng salita ng Diyos. Amen. Ha? O kung ikaw naman, nangangamuhan, yung sabihin, ikaw ay nandun, ha? Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, anong gagawin mo? Papanalangin mo yung kumpanya. Amen. Kasanay maabot ng salita ng Diyos. Amen. Yung sabi po ng Bible, ha? Hindi po ilang mga talata pa dito. Sabi po ng Bible, ha? Pakinabang ang pagiging may takot sa Diyos, maging sa lahat ng ating kabuhayan. Kaya mainam na parte sa negosyo, ang mananampalataya na tapat sa Diyos. Amen. Yun po yung 2 Corinthians chapter number 6, verse 14 to 18. 2 Corinthians chapter number 6, verse 14 hanggang verse number 18. Sabi dyan lang, from verse 15, nais ko punto ko yun. Basahin nga po natin 2 Corinthians chapter 6. Sige po, pagpo lang. Pero pasan ito, patabi ni Ajay. Ajay, pagpo. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Ano sabi ng Bible? 14 to 18. Basahin nga po natin. 14 hanggang verse number 18. Ready? Nandiyan ang upang bawat isa? Yes. Pasahin po natin. Ready? Begin. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Be not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? What communion hath light with darkness? And what concord with Christ and with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, and God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you. I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Ano sabi ng Panginoon? Kung ano naman palang, ano nga, ugnayan nga naman, si Kristo, makikipag-ugnay ba kay Satanas? Hindi. Ano nga naman, ugnayan ng liwanag at kadiliman? Meron bang sa isang tahanan nagsasamang liwanag at kadiliman? Hindi. Pag liwanag, liwanag. Pag madilim, madilim. Mm-hmm. Na? Wala kang pipindutin din na switch na pipindutin mo, kalahati, liwanag, kalahati, dilim. Meron mo gano'n? Ha? Isang switch, magpaproduce ng liwanag kung liwanag, dilim kung dilim. Tama ko ba? At least, meron ka na inventong switch na gano'n. Kaya, pagpindut po. Na ito, ito, switch yun yan, ano? Naka-camouflage. Switch yan eh. Ha? Pero, pinaproduce niya lang, wala. Kasi hindi niya isa-isa eh. Yung sana doon, sinuluwa ng ulan. Pero hindi niya napas yan, ano? Ha? May switch yan. Naka-camouflage. Okay, ha? Ako may guha niya. Okay. Pero siyempre, wala ka makikita ang switch na gano'n. Pag pindot mo na gano'n, kalahati, liwanag. Oh, kalahati, liwanag.
Ba? Sabi ng Bible, wala nga namang kagayan yun eh. Ha? Kaya ano sabi ng Bible? Para huwag kang mag-isip ng ganong ugnayan. Na, be not equally to get yoked together with unbelievers. Diba? Ginawa na natin ang ilustrasyon yan eh. Diba? Kung paano po yung baka at kalabaw, pwede bang pagsamahin mo yan sa araro? Diba? Magsusuwagan niya, magkaibang lahi yan eh. Diba? Kung sa Pilipinas, isang kalabaw lang ang ginagamit sa pag-aararo. Ngayon ka, pukunti na kasi puro tatlo na eh. Pero sa kanila, sa panahon ng Biblia, hindi pwede. Kalabaw, sasamahan mo ng kambing. Lalagyan mo ng pamato. Eh, pampira, kaladkad ang kambing. Kopera na lang yung kambing. Super kambing. Ha? Kayong mga nanonood ng mga kung ano, super. Ha? Isa lang ang makapangyarihan ng Panginoon. Amen. Siya ang may superpower. Amen. Wala hong tao mayroong superpower. Amen. Mayroong tao mayroong kilikili power. Mayroong superpower, Panginoon lang yun. Amen. At ang kaaway mayroon din. Kaya nga nadadala kayo eh. No? Sa power ng kaaway. Kaya tayo ka. Ikaw tayo ka radyo. O imagine ninyo ha, halimbawa lang ha, halimbawa lang ito ha. Hindi ko sinasabing kalabaw ito at kambing ha. Halimbawa lang. Ha? Kumaopen mga magulang ha. Kalabaw at kambing, halimbawa lang. Lalagyan nyo ngayon ng pamatok. Ha? Halimbawa, ito yung pamatok. Halimbawa lang ha. Oh, hindi balance eh. Diba? Yung pamatok, yun ang nalagay sa batok ng kalabaw para po yung po yung magiging sisibing tatangian para sa pag-aararo. Eh, pagkanyan sa itsura pa lamang, hindi na balance eh. Amen. Diba? Amen. Eh, kung mas malakas yung kambing lagi, mahina yung kalabaw, hindi. Kakaladkar niya yan. Diba? Again, hindi ito talagang inaangong kalabaw, ha? Nakitig ang hindi, ha? O may ito sa upuan. Salamat. Na? Kasi minsan, ipipicture lang sa utak mo, tinatamad ka pa rin mag-picture. Hindi na yun ba? I-imagine mo na lang yung sinasabi ni pastor sa kalabaw at saka sa kambing, hindi mo pa ma-imagine, tinatamad ka pa. Na? Kaya binibigyan natin ng ilustrasyon. Tama? Amen. O gising na kayo. Amen. Gising na. Ha? Imagine mo yun, lalagyan mo ng pamatok, pagkatapos pag-aaraluhin mo, ay kaladkad. Ambig. O kahit parang magkasiglaki. Siglaki. Ito, tatawal pa sa hindi pala ba ulit. Yung bangay, tumayo, tumayo mo gano'n. Halimbawa na, halimbawa na naman ha. Hindi ko sinasabing ito ay baka. Baka na. Kalabaw. Oh. Dahil sila ho ay hindi magkauri. Kahit sabihin mo magkasiglaki. Diba? Hindi okay, maniwala sa kalamat ng kalabaw tsaka baka ha. Ano nyo ba yung kalamat ba? Ha? Kung bakit daw yung baka, law-law yung damit, yung kalabaw ay maskit ang balat. Ha? Nung araw daw, nauhubad pa yung mga damit ko lang, mga balat. Sabi naman, matatanda nung araw. Diba may kwento ganun eh. Nung araw daw, hindi ko to ito ha. Parabola ng mga matatanda na hindi nag-aaral ng Biblia. Nung araw daw, yung baka at kalabaw, ha? Siyempre magkaibang damit yun, di ba yung balat nila? Nahuubad pa raw ang damit. Ay naligo sa ilong. Ay pagkatapos hinahanta ka lang mga amo. Aba, ay sa pagmamadali, ang naisuot ng kalabaw ay yung damit ng baka. At ang naisuot ng damit ng baka ay yung sa kalabaw. Kaya daw ngayon, yung baka, law-law ang damit. At yung kalabaw, ay hapit ang kanyang mga balat. Pero hindi ho yung totoo. Amen. Ang totoo, yung sinasabi ng Biblia, na yung magkaibang uri, hindi pwedeng pagsamahin. Amen. Kahit sabihin mo, kasing laki, yung level niya, lagi na lang matagal na pa. Ano na maintindihan nyo kung ano yung
itsura ng nilalagyan sa bantok. Oh, bukasing level. Ha? Pero dahil hindi nga po magkalahi, ay magsusumagat yan. Kaya sabihin mo yung bakay walang gaanong paluwag at maliliit lang yung bandang sungay, ay ganun mo talaga ang gagawin. O siya, magsipo. So again ha, hindi ko tinawag itong baka, pilih ka lang. For the sake of illustration, una, para magising ang iba. Pangalawa, yung mga tamad na mag-isip, na ipigil sa kanilang utak kung ano yung kalabaw at saka baka, alam nyo na. Amen. Sa mamaya, pagkatapos ha, kamustahin nyo yung baka at kalabaw. Ay, tigahin na po ba? Amen. Hindi pwedeng pagsamahin. Kaya nga, mananampalataya sa hindi, hindi pwedeng pagsamahin. Bakit po? Yung isa, ang pananaw niya, galing sa Panginoon. Yung isa, ang pananaw niya, galing kay Satanas. O, sa business, yung isa, gustong mag-ikapo. Yung isa, sabi niya, naku po! Pag lumibigay, naku po, bigayin na naman. Paano ba bibigay? Yung isa, dahil mananampalataya, bigayan, kailangan ko yan. Para pagpalain ng Panginoon. Amen. Eh, pag nag-asawa, ganun din. Amen. Ha? Yung isa, gusto magsimba. Yung isa, ayaw magsimba. Amen. Oh. Yung isa, magmananalangin bago kumain. Sasabihin niyo isa, pori naman na. Kumain na tayo. Hindi na yun po ba? Amen. O, eh, pag nakipag-partner kayo, sino? Kawawa. Amen. Sa palay ko, kawawa, yung mananampalataya. Amen. Bakit? Masusupress ang kanyang pananampalataya amen sa Panginoon. Amen. Amen. Sinabing masusupress, pipigilan siya eh. O sabihin ng asawa, mahal mo ba ako? Mahal mo ako? Huwag ka sumimba dyan. Totoo yan. Amen. Diba, napakarami, hindi lang lalaki. Hindi lang babae, pinipigilan pati lalaki. Amen. Mamili ka! O, simbahan mo. O, yung aking pagmamahal mo sa akin. Ipo, sorry darling, talagang ang pinipili ko yung pagmamahal ko sa Panginoon. Yes. Iiyak! Iiyak! O, hindi siya na, siya natahan na. Sa isang di ko na lang ako sisimba. O, pag natin isang di ko, ganun na naman. O, sino pipiliin mo? Ako ba o yung simbahan mo? Hali, anak ba naman? Yung nakaraling ko, pinili ko na yan eh. Ikaw eh. Gusto mo ba ikaw naman? Na siyempre. O, paano ba na? Eh, ha? Tapos sasabihin siya, honey, samahan mo naman ako sumimba. Saan mo sasimba? Pwede nyo sa amin. Gusto mo hat tayo? Dalawang linggo doon, dalawang linggo dito. Paano? Compromise ka na. Naintindihan niyo po ba? Amen. Hello? Amen. So, unang bagay, nakita po natin, ano? Godliness penetrates every area of life. Sa pamahalaan, sa tahanan, ha? Maging sa business. Kala mo ba apektado yung business? Aba, oo, apektado yun. Magtataka, bakit ano ba nangyari sa business ko, hindi lumalago? Kasi nga, yung pamamaraan ng mundo ang gagawin ko eh. Kung meron kang partner sa business eh. Di ba? Kunyari, meron kang tinda-tindahanan, sari-sari store. O, sasabihin ng asawa mo na hindi mananampalataya, honey, malakas ngayon ang sigurado. Tayo magtinda. Sayang naman. Eh, sasabihin sa isip po, nasa puso mo, dahil mula sa salita ng Diyos, bawal yung mga bagay na yun eh. Amen. Kahit gusto mong standard na wala, wala dito sigurado, wala ditong alak, yung misis mo naman, palihim na nang bibenta. Uy, bumalik kayo dito mama, pag-alas na misa to ha. Ganon din lang tayo. Okay, paano pagpapalain ng Panginoon? Amen. Ha? Gagamitin yung tindahan mo para sirain ang buhay ng maraming tao. Amen. Na malulong sa bisyo, malulong sa inom, maalik sa sigarilyo. Amen. So, titinda ka pa ng kung ano ato, tapos ka na. Naintindihan po ba? Amen. Hello? Amen. Malinaw po ba? Amen. Ayun, sabi ko ng Bible, Godliness penetrates all areas and aspects of life. Amen. Ha? Maging sa pagdidesisyon mo na pagkuha ng kurso. Yes. Amen. Totoo yan. Amen. Ha? Hindi tayo kuministang bansa. Mamipili kayo kung anong gusto nyong piliin. Mm-hmm. Pero isipin nyo na lang kung ano yung kurso. Kasi mahalaga po yun eh. Amen. Huwag mo iisipin na dahil ganito, ganito, gano'n, ay kasamang barkada mo, yan ang gusto mo.
ang Panginoon tuturo ang ako ni magandang puso. Amen. Iniwala ko. Ako, ang panalangin ko, yung mga young people po natin, makapag-aral lahat, makapag-tapos. Amen. Madali pong kumuha ng trabaho, mabilis lang ang kumuha ng trabaho sa panahon ngayon. Maraming naghahanap ng tatanggapin sa trabaho. Pero mas mainam pa rin, nabis pa rin, young people, kayo po yung magsipang. Amen. Huwag niyo ipasawalang bahala ang edukasyon, sapagkat ang edukasyon, magbibigay sa inyo ng maayos na pamumuhay. Amen. 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 Totoo lang. Maraming saludo sa mga nag-aaral po natin mga young people. Tinataguyin na kanyang sarili. Amen. Amen. Pero kailangan talaga magtapos kayo. Amen. Kailangan lang magtapos kayo. Mahalan lang po yan. Sa panahon ngayon, ha? Kunti mo mga pastor nga, pumunta sa ibang bansa para maging missionary doon, hindi na tinatanggap ng ibang bansa. Eh. Pag walang secular na edukasyon. Bakit? Ang sasabihin sa kanila, gano'n dito, mga ngaral na salita ng Diyos, paano tatrabaho mo? Paano kikitain mo? Paano pangangailangan mo? Kung wala kang tinapos, ikaw ay pabigat dito. Masunto yan. Marami akong mga pastor na nakausap. Gano'n na naging presentasyon sa kanila. Kaya hindi ko sila makapunta-punta sa ibang lugar. Ay kung may tinapos ka, pagkaya ng pastor sa Hong Kong, nurse siya. O, yan po, nagpapastor. Ginagawa niya yung trabaho niya as a nurse. Si pastor doon, teacher yan. Atura. Teacher mo yun. Isa sa missionary na sinusuportahan po natin. Si Pastor Nieves, siman dati yun. Lahat ng tinawag po ng Panginoon ay abala sa kanila pong mga trabaho na sila'y tinawag ng Panginoon. Amen. Amen. Wala akong tinawag na tamad. Kung isipin mo magpapastor ka dahil tamad ka at wala kang gagawin, hindi mo. Hindi kang magpapalain ng Panginoon. Wala kang panawagan ka. Si Pedro, si John, sabi ng Bible, Peter, James, and John, they are mending nets. Ibig sabihin, kahit wala ho silang palakaya, wala ho silang panahon ng pag-iisa, naghahayuma sila ng lambat, nagre-recur sila ng lambat. They are busy people. Ha? Si Matthew, natakpuan ng Panginoon, tax collector, nandun sa seat of the custom. Ibig sabihin, nangangalap siya ng buwis, may trabaho siya. Tinawag siya ng Panginoon. Naintindihan po ba? Amen. No, kaya nga sabi ng Bible, unang bagay, godliness penetrates every area of life. Let's go back to 1 Timothy chapter 4, verse number 8. 1 Timothy chapter 4, verse number 8. Ano sabi sa verse 8? Bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Having promised the life that is now is, pinangako ng Diyos sa buhay nito, and of which is to come. Yung mga bagay na sa hinaharap, sabi ng Bible, godliness promises a life at its best. Ayaw ng Diyos, yung simpleng pamumuhay lang ang bibigay sa iyo. Ah, pastor, gusto ko simple lang eh. Pamukha ng problema doon sa kasimplihan. Pero gusto ng Panginoon, masagana ang buhay. Amen. O gusto mo simple, masagana. Ba, gusto ko masagana. Amen. Ha? Gusto mo ba yung hanggang dyan na lamang ang buhay natin? Gusto ba na ng Panginoon na hanggang dito na lang ang ating bahasang bahan? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, maprolong yung ating bahasang bahan. Dumaan din mga membro. Ma-improve yung ating po pamamaraan ng pamumuhay. Amen? Amen. Ha? Sabi na, eh pastor, simple tao lang ako eh. Okay lang sa akin kumain na doon beses ang araw. Ayaw mo po, Miranda. Gusto mo, talagang tatlong beses lang ha. Wala kang gustong mag-Miranda, pagkamisan. Parang masabi din yung Miranda, pastor. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang agahan, tanghalian, hapunan. May Miranda din. At merong midnight sapat. May gusto ng Panginoon yan, pagpalaig ka eh. Mapipigilan mo ba ang Panginoon kapag ikaw ay tapat na sumusunod sa Kanya para hindi ka pagpalaig ng Panginoon? Ano? Sabi ng Bible, exceeding abundant above all. Amen. Sabi ng Bible sa Philippians, you know, exceeding abundant and above all that you ask or think of. O ibig sabihin, gusto ng Panginoon masaganang buhay. A life at its best. Pinaka the best life na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Ha? Ito yung sabi ng Bible na heavy promise of the life that is now and that which is to come. A life at its best when you live godly, ang mabuhay na ipagsunod sa Diyos, ang resulta po nito ay kabanalan
at kagalakan. Katuloy, tingnan nyo ha. Let us compare the two souls in the Bible. Alam nyo sa Biblia, mayroong dalawang taong pangalan ay Saul. The Old Testament King Saul and Apostle Paul, we used to say, who used the name Saul of Tarsus. Ha? Si Saul sa Lumang Tipan, hari. Si Saul sa Bagong Tipan, sabi ng Bible, ay naging Apostol Pablo. O, pagkumpara po natin, ha? Kumpara natin, ha? Tingin niyo po. Ha? King Saul lived a life far from God, far from the Lord. Disobedience, jealousy, and hatred, sabi po ng Bible. Tingin po ang mga talata po na ito, ha? Doon po natin po, buksan po natin sa 1 Samuel, chapter 18, verse 7 and 8. First Samuel chapter 18. Okay, yung isang talata lang ang aking pinakit sa inyo. First Samuel, puntahan niyo po sa Lumang Tipan, chapter 18. Verse number 7 to 10. 7 to 10. Andiyan na kayo? Amen. Okay, so babasahin ko muna yung verse number 1. It came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit the soul of David, and Jonathan loved him as his own. Okay, Saul took him on that day, and would let him go now no more home to his father's house. Now, verse number 6. It came to pass that they came, when David was returned from the slaughter of the Philistines, that the women came out of all cities of Israel singing and dancing to meet with King Saul. Yung dancing po dito, they are leaping up and down. Okay? Not in worship. Again, not in worship after ng pakikipaglaban. Kaya pag may nakita kayong dancing sa Old Testament, oh, nagsasayaw sila. Ito po ay leaping for joy, tatalunan, at pagkatapos ng laban. Okay? Hindi po sa panalambahan. Ano? Tuloy natin. Every instrument of music, and the women answered one to another as they played, said, Saul has slain his thousand, but David his 10,000. Tuloy natin. Ha? Dito ba kaya? Oh, and Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, they have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but 1,000. What can have more but the kingdom? And Saul eyed David from the day and forward. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand. At the other times, there was a javelin in Saul's hand, and Saul cast a javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. Ano nangyari dito kay Haring Saul? Simula sa kanyang pong pagsuway sa Panginoon nung sinabi ni Propetang Samuel, ah, sabi ng Panginoon kay Samuel, pumunta ka kay Saul, sabihin mo, to obey is better than sacrifice. Ang gusto po ng Panginoon, patayin lahat ng mga Amalekites, patayin lahat ng alagang tupa. Kami po, Pastor, nung panahon po nila panahon ng patayin. Ha? Eh, sabi po ng Bible, hindi iyon sinunod ni Haring Saul. Siya po ay namuhay na meron pong pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Pero nakikinig ba? Si Haring Saul, ang unang hari ng Israel. Supposed to be, magtatagal siya sa pagiging hari. Pero dahil siya po, sabi ng Bible, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon o malayo sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya yung hari, hindi niya pinatay. Yung alagang tupa, gusto niya yung sakripisyo, pero sabi ni Samuel sa kanya, Haring Saul, ang pagsunod, higit pa sa sakripisyo. Diba, maaaring sasabihin ng mga tao, maaaring sabihin ng mga worker natin o yung mga working men natin, working women natin, Pastor, gusto ko kasi magkalam ng tama sa Panginoon. Kaya po kahit araw ng linggo, ako po ay nagtatrabaho. Listen, sabi ng Bible, to obey is better than sacrifice. Amen. Kahit malaki yung ibibigay, wala ka naman dito, to obey is better than sacrifice. Amen. Kasi nais ang Panginoon, paglilingkuran muna eh. Marami sa condition. Eh, sabi ng hari, sayang naman yung mga tupa, pagkapuputi, malulusog, pwedeng iaraya sa dambana ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi nga eh.
Ang sabi ng Panginoon, you got your body to serve as a living sacrifice. Amen. Amen. Yung katawan mo, yun ang tamang paglilingkuran at sakripisyo at alay sa Panginoon. Amen. Tinan niyo po ba? Eh, ganun ang concept ni Haring Saul. Eh, dito nga si David, nagpe-play siya ng harp kasi hindi siya makatulog eh. Pagkatapos dumating po dumating yung time na si David po ay lumabas sa pakikipaglaban. Pagbalik ni Haring David, marami siyang napatay. Hindi pa siya hari, si David. Pagbalik niya, marami siyang napatay. Yung mga kababaihan, sumisigaw, kumakanta. Si Haring Saul, napatay 1,000. Samantalang si David, 10,000. Sabi ng Haring Saul, bihira ka yan. Parang wala na. Parang mas gusto pa nila si David kaysa sa akin. Ako 10,000 lang, si David 10,000 pinatay. Eh, sadya naman. Nung panahon na nakikipaglaban si Haring Saul, konti lang. Pero nung nakikipaglaban si David, dahil nasa kanyang Panginoon, 10,000 na patay niya. Ay nainggit po yung Haring Saul, namuhay siya na mayroong inggit. Heartred, nakagalit sa puso. Yung po yung buhay ni Haring Saul. Kung isipin natin, gusto mo ba yung ganung buhay? Tanungin nga kita, gusto mo ba yung ganung buhay? Ha? Na lagi may galit sa puso? Na lagi may inggit sa puso? Tayo po, kayo po, huwag kayong mag-post sa Facebook kung may day nyo para lamang i-impress yung ibang tao, kaibigan nyo. Amen. Amen. Nagkikrate po yun ng inggit sa puso. Amen. Aba, ako napunta sila ng Boracay. Aba, napunta sila ng ganito. Aba, may bagong damit, bagong cellphone. Ikaw naman, pipiliti mo magkaroon din. Mm-hmm. Mamahidin mo rin. Oo. Oh. Oo po. Ha? Ano mo, makikrate po yun ng inggit? Saan galing po yun ng inggit? Hindi galing sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. So, sabi po ng Bible na si Haring Saul, ganun ang pumumuhay niya. Jealousy, hatred, and disobedience. Si Saul ng New Testament, Apostle Paul lived a life pleasing the Lord, living for Christ. Sabi po sa Philippians chapter 1, verse number 21. Basahin nga po natin, Philippians chapter 1, verse number 21. Philippians chapter 1, verse 21. Diyan na po kayo. O, basahin po natin. Ready? Begin. Philippians chapter 1, verse 21. Go! For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Pablo, dating si Saul siya, sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo. At ang kamatayan ay makinawa. Amen. Pastor, bakit kaya magiging pakinabang ang kamatayan? Kung ikay ligtas. Amen. Hello, nakikinig ba? Amen. Kung ikaw pang namatay, o bago ka mamatay, o ngayon, na habang buhay ka pa, alam mo na ikay pupunta sa langit. Amen. Makakasiguro ka ba? Sabi ng mga bisita natin, po, pwede kang makasiguro. Ang gabi mo si Kristo. Amen. Bilang tagapagligtas. Amen. Kaya nasasabi ni Pablo, kung siya'y nabubuhay pa, sabi niya sa Pilipo, chapter 1, verse 21, sa ganang akin, kung ako tatanungin, sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang sa akin. Amen. Dahil pakinabang, kasi pag namatay ako, sa langit ang pupunta. Ang pakinabangan yun eh. Amen. Kaya ang kaligtasan hindi nawawala. Amen. Sabi ng Bible. So, ibig sabihin, sabi ni Pablo, kaya nasasabi niya yung mga bagay na yan, kasi nga, gusto niya maging kaluguran sa Panginoon. He wants to please God. Amen. Napipilis ba ang Diyos sa ginagawa natin? Napipilis ba ang Diyos sa ginagawa mo? Okay? Sabi ng Bible, yun ang kanyang buhay. Ha? Living for Christ, rejoicing and suffering for Christ. Philippians chapter 4 verse 4. Ano sabi po niya? 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Colossians chapter 1 verse 24. Colossians chapter 1 verse 24. Sabi niya po, who now rejoice in my suffering for you and fill up that which is behind my affliction for Christ
in my flesh for his body's sake, which is the church. Ang kagalakan ni Pablo, na kahit po mayroong pag-uusig, kahit mayroong paghihirap, kahit mayroong malaki, umaabi siya sa simbahan. Amen. Hello? Amen. Oh, ikaw, konting simple lamang, ngayon hindi ka na makakay. Diba? Napahinga lang ako dahas. Hindi na ko atin, masama makakay. Oh, itingnan mo. Sabi po ng Bible, kay Pablo, si Saul dati, ang kagalakan niya sa Panginoon, kahit may pagsubok, kahit mayroong kahirapan, kahit may kasakitan, ha? Sa araw, nagpatekang uli ako kasi sa linggo na yata yung umupo. Ang gusto naman ng doktor, iswab na naman ako. Tapos pagkaswab ko, ano sa kanya, tapos magpapabooster ko. Sabi ko, okay, dami na nga ako hindi nagpapabakuna, hindi ko nanabang kurahan, nagpapabooster pa. Eh kasi pastor, alam mo, unang-una, frontliner ka, carrier ka, pagka meron ka, mangahawa ka. Wala nang social distancing sa inyo. Sabi ko, Dok, lahat ng sinabi mo tama. Pero, okay nga doon ng Panginoon, yun ang pinakatalo. Amen. 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 Pero inisip ko, kailangan pa check mo, paano kaya ako pag-swap? Pero pag may problema sa lumunan, laging positive. Positive, inuubo ka. Hindi niyo sabi ng Bible, ano? Nakita niyo yung comparison? Okay lang yung uli ng ilustrasyon. Huwag na. Okay, kasi nga, si Saul sa lumutipan, ha, ayaw makinig sa Panginoon. Si Saul sa bagong tipan, nakikinig na sumusunod sa Panginoon. O, tingnan natin, letter B, na at the end, you will see the result of their lives. O, tingnan natin yung resulta sa bandang huli. O, ano yung tatlong bagay na sinabi niya bago sila kunin ng Panginoon. Basta bago kunin ng Panginoon, oo, kasi katandaan lang sila nung sinabi na itong mga bagay na ito. Tingnan natin, tingnan nyo ha. Si Paul, tingnan po yung 2 Timothy chapter 4, verse 6. As we go back, this time sa 2 Timothy chapter 4, verse number 6. Oh, ito ha. Sabi ni po ni Saul sa bagong tipan, unahin natin si Saul sa bagong tipan, si Paul. 2 Timothy chapter 4, verse number 3 to 6. 4 to 6. Sabi mo dyan, ano? Ano na ba kaya? 4 to 8. And they that return always their ears from the throat. Okay? O verse number 6. Verse 6. Sabi ko sa verse 6. Okay? Sabi niya, for I am now ready to be offered. Malakas na mamatay si Saul. Nalumang na bagong tipan, si Pablo. And the time of my departure is at hand. So, ibig sabihin, kumbaga nasa airport siya, malapit na siyang lumipad. Nasa departure area na eh. Okay? So, lahat ng bagay na isalpak na. Ha? Lahat ng ticket niya na ipasok na. Okay? Lahat ng iska na iska na. So, departure na siya. Ibig sabihin, malapit nang mamatay si Pablo. Galing Saul. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ha? Ano sabi sa Tagalog doon? Nasa si Brother Jen. Jen, palabasa mo sa Tagalog. Please, tagabasa natin. Senator. O, seven. Makipagbaka ako ng mabuting makipagbaka. Oh! Hindi ho yung bakang hype yun, ha? Ibig sabihin, makapagal ho yun, ha? Fight! Makipaglaban, ano? Matapos ko na ang aking takbo. Oh! Takbo, ibig sabihin yung takbo ng buhay. Hindi ko doon. Iningatan ko ang pananampalataya. Oh! Ibig sabihin, hindi siya nagduda sa kanyang pananampalataya. Amen. Never na nagduda siya sa provision ng Panginoon. Amen. Ha? Never na pinagpalit niya ang kanyang pananampalataya sa ibang mga bagay. Amen. Ha? Sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Ganun ang tunay naman, nanampalataya. Amen. Yung po si Saul ng bagong tipan. E tingnan niyo po si Saul ng lumang tipan. Tingnan niyo po sabi ng Bible. 2 Samuel chapter 6, 26. 1 Samuel pala. 1 Samuel 26. Tingnan niyo, anong nangyari kay Haring Saul?
sa bagong tipan. Kaya sa lumupit na pala. Sorry. Yan na ba kayo? O, 26. Sa verse number 21. Na? O sabi sa verse 21, then says Paul, I have sinned. Sabi niya, return my son David, for I will be no more doing no harm, because my soul was precious. In the eyes he says, behold, I have played a fool, and have earned exceedingly. Tatlo siya ay, ba? Nakita niya ba rin? Sabi niya, I have seen. Ako ay nagkasala sa Panginoon. I pray the fool. Nabuhay ako isang mangmang sa Panginoon. Hindi ko sinusunod ng Panginoon. Tigas ang ulo ko. I have earned exceedingly. Nabuhay ako sa maraming kamalian. Eh talaga, ang pagsisisi sa huli. Tama po ba? Na, walang nagsisisi sa una. Di ba? Talagang lagi sinasabi ng mga matatanda at kahit mga bata, sasabihin nyo. Ha? Pagsisi. Wala na, sa huli na eh. Sabi ko, Michael. Pagkatapos ng mga talata po na ito, lumabas siya sa pakikipaglaban. Napatay si Haring Saul. Kasama si Jonathan sa pakikipaglaban. Nadamay pa yung anak niya. Diba? Ang masakla pa, okay, kahit siya po ang unang hari, hindi siya ang pinakatanyag na naging hari ng Israel. Pero nakikinig mo ba? Anong bagay, anong tsura, anong gusto nating gayahin? Ang Saul ng lumang tipan? Diba? Sabi niya, ako ay nagkasala. Diba? Ako'y nabuhay na hangal sa harapan ng Panginoon. At ako na nabuhay ako na mayroong kamalian. O tayo'y si Saul ng bagong tipan, sabi niya, I have fought a good fight. Okay. I have finished my course. Amen. And I have kept faith. Amen. Amen. Ang pangatlo, panghuli. Godliness produced through exercise. Godliness produce exercise, ano? Yun yan. Through exercise. Produce through exercise. 1 Timothy chapter 4, verse 7. Again, balikan po natin yung Timoteo chapter 4. 1 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi niya ko dito, ano ha? But refuse profane and old wives' fables and exercise itself rather than godliness. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promised the life that is now is, and of which is to come. Now, exercise thyself rather unto godliness. Mahalaga ang mga practice, ma-practice at ma-develop ang iyong pananampalataya. Kung ayaw mo maging si Saul ng lumang tipan na sabi niya, ako'y patuloy na nagkasala, ako'y patuloy na naging hangal, ako'y patuloy na nabuhay sa kamalian. At gusto mo maging si Pablo ng bagong tipan na sinasabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Anong dapat gawin? Kagaya po ng bodily exercise na kahit maliit na pakinabang. Unang bagay, ano? Exercise is work. Kailangan i-exercise mo yung pananampalataya mo eh. Kung talagang Kristiyano ka na, hindi dapat mamuhay ka na. Ganyan lang eh. Walang pagbabago sa buhay mo. Taon-taon, walang pagbabago sa buhay mo. Kinakailangan merong pagbago. Amen. As pamamagitan ng i-exercise ang pananampalataya, magkakaroon ng pagbabago. Amen. Dati niyo sabi ko ng Bible, ano ha? Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse number 12. Chapter 2 verse number 12. Sabi yan, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as my presence only, but now much more in my absence, work after all salvation with fear and trembling. For this God is working to you both to will and to do His good pleasure.
ang Diyos binigyan ka ng kakayanan na ang pananampalataya mo ay mapalakas sa pamamagitan ng ehersisyo ng pananampalataya. Na, kung gusto mo lumaki ang katawan mo, gumanda ang iyong kalusugan, sabi po ni Yoyong Bilame, mag-exercise ka tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. At ang katawan mo ay sisigla. Huwag din ang katahin! Alam niyo yung kanta na yun. Yung exercise ng pananampalataya, ganun din eh. Sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ho ginagawa, hindi ho gumagawa para maligtas, sabi ng Bible. Amen. Dahil ikaw ay ligtas na, makikita sa iyo ang gawa ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Diba? Yung kagalakan mo, huwag sanang mawala sa Panginoon. Amen. Yung kagalakan mo sa magba every Sunday, huwag mawala. Amen. Yung kagalakan mo magbigay, huwag mawala. Yung kagalakan mo makipag-fellowship sa mga mananampalataya, huwag mawala. Amen. Lahat ng mga yan na katabi mo, isang araw pwede kang i-open yan. Amen. Amen. Pag nakakita ka ng hindi magandang bagay na ginawa ng mga yan, yung mga katabi mo, tingnan mo lahat yan. Amen. Lahat yan, i-open ka isang araw. Amen. Pero kung nakapokus ka sa Panginoon, amen. Kahit may makita kayong hindi maganda, amen. Direkta ka sa Panginoon. Amen. Bakit? Lahat tayo nakaka-open sa Panginoon eh. Amen. Sabi nga isa, si Pastor, may bigote ngayon, oh, nakaka-open. Huwag tingnan yung bigote ko. Sabi nga ng mismo, ano ba yan? Ito yung January ba? Pa ako bigote ka? Huwag ko lang tingnan ito. Kasi may kalalakihan, kahit anong gawin, hindi nagkakabigote. May mga pastor na gano'n eh. No? Mayroon mga training sila na pagka may bigote, pastor, kontrabida. Mati na ko ng kontrol, sabi sa akin, pastor, hindi kita nakilala, may bigote ka. Sabi ko, oo nga. Basta tumubo na lang. Ay, ma-open pa sila? Hindi sila ma-open. Muna, pastor sila eh. Amen. Ibig sabihin, kahit saan tayo tumingin, pagkabisan, pagka napatingin ka sa kapatid na hindi maganda ginagawa, na-open ka, hindi ka naatin, huwag kasi tumingin sa kanya. Yeah. Amen? Amen. Tumingin ka sa Panginoon? Amen. Amen. Isipin mo na lang, kaya ako sumisimba para sa Panginoon. Amen. Kaya ako nagagawa ng Biblia para sa Panginoon. Amen. Kaya ako umatin ng church, hindi para sa kanila. Amen. Kahit pag hindi sila umatin, hindi ka nalang naatin. Mali naman yun. Parang kang hindi lumalago sa pananampalataya. Amen. Sabi po ng Bible, di ba? Work out your own salvation with fear and trembling. Yung sarili mo kaligtasan, sinasabi ko dito, ligtas ka na, hoy! Ligtas ka na! Amen. Ikaw ay lalago kapag ikaw i-exercise mo yung pananampalataya mo. Amen! Diba? Yung konting kubot lamang, hindi ka naatin ng church, ma-open ka, hindi ka naatin ng church. Huwag ganun! Sabi ng Bible, looking unto Jesus is the author and finisher of your faith. Siya ang may akda ng pananampalataya mo. Pag tumingin ka sa iba, sabi mo, hindi mo niya may akda ng pananampalataya. Amen. Amen. Kahit siya nagdala sa akin sa Panginoon, tapos hindi na siya maatin, hindi na maatin, hindi. Aatin pa rin ako. Amen. Amen. No, sabi po ng Bible, eh, no? For this God, ang Diyos, sabi sa verse 13, who worketh in you both will, siya ang nagbibigay sa iyo ng challenge. Sumunod ka, sumunod ka, sumunod ka, may papapala. Amen. And to do! Magagawa ko ito, magagawa ko para kay Kristo, sabi ni Pablo. Ha? Kaya nga, exercise, we must put to practice what we learn. Every talent I will bring in the service of the King. Amen. Sabi ng kanta, diba? There is peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Every talent I will bring. Yes. I'm awaiting. Kaya nga yun yung ating tema ngayong taon na to, in the service of the King. Ah, naglilingkod ka sa hari ng mga hari. Amen. Ha? Yung paglilingkuran mo, hindi para kay pastor, amen, hindi para kung sino, amen, para sa Panginoon. Pag ikaw nagkakalaw, para sa Panginoon yan. Amen. Ha? Baka kung saan nagdadali niya, hindi, para sa Panginoon niya. Amen. Patin. Amen. Ha? Para sa upa ng bahay, para sa bahay sa kurente, para sa bahay sa tubig. Amen. Bahay sa tubig, pastor, hindi naman kami na, ano ginagamit? Baka isang araw, pasakit din ang Panginoon ng tiyan mo, mapagulit ka tubig. Wala kang pabuhay. Di ba, may mga taong ganun eh. Amen. Ang iniisip nila, oh, si pastor lahat makikinabang niya, hindi oh, lahat tayo makikinabang niya. Amen. Amen. Kasi niyo, huwag tayong upa ng bahay, doon tayo sa plaza.
Wala na tayong crowd doon, di ba? Amen. Lahat po yan in the service of the King. Amen. Ngayon, lahat ng ehersisyo mo, magbe-benefits ka personal. Amen. At tayo bilang church. Amen. Pangalawa, exercise require discipline. Ay, mga disciple nga, grabe, tatuntag ka lahat, dinisiplina ng Panginoon. Di ba? Sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba yung pangbagay niya kaysa sa akin? Tatlong beses sinabi ng Panginoon. Ba? Lahat sila dinisiplina ng Panginoon in such a way na para sila po ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Yun ang exercise niya. Sabi ko dyan, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. 1 Corinthians chapter 9, verse number 27. Sabi yan, but I kept under my body and bring it into subjection, lest by enemies, when I preach to others, I myself should be a castaway. Pag ako nga naman ay nagbahagi sa ibang tao at hindi naman yun ang aking ginagawa, ay para lamang kong alingaw-ngaw. Parang nga lang ako ay walang visa yung pangangaral ng salita. Amen. Sa buhay mo, kung puro ka lamang salita at hindi naman nakikita ng kapitbahay mo, yung pagbabago na nangyayari sa buhay mo, yung kaibahan ng tunay na Kristiyano, sasabihin ng kapitbahay mo, na puro salita lang naman yan, hindi naman ginagawa. Sasabihin lang, mahalaga ang Linggo, pero ayan, nandyan, ultimo, magdala pa. Sabihin lang, mahalaga yung Linggo sa kanila, at kakaiba silang Kristiyano, pero ayun, nagiinom. Mga kapatid, yung sinasabi po ng Bible, exercise requires discipline. All by the grace of God, follow the Lord, pleasing the Lord, doing all for God's glory and honor. All for the glory of God. Kaya kapag umawit tayo, to God be the glory. Diba? Pwede ba natin partan yung unang awitin na yan? Pwede naman eh. Pero gusto ko, pag unang awitin, madinig po ng Panginoon, no? Nasa Diyos lahat ng papuri. Amen. Na ating gagawin. Amen. God be the glory. Great things He has done. Nakilang bagay na kanyang ginawa. Romans chapter 6. Ilang talata na lang ito? Romans chapter 6. Nandiyan po ko kayo? Amen. Salamat sa Panginoon. Romans chapter 6 verse 18 hanggang 19. Natin mong basahin. Ready? Nandiyan po kayo? Amen. Romans 6, 18 to 19. Ready? Begin. Romans chapter 6, verse 18 to 19. Being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants unto cleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto ikaw ay niligtas, sabi ng Bible, sa kasalanan, pinalaya sa kasalanan, ikaw ngayon ay lingkod na ng katuwiran ng Diyos. Kaya nga niligtas ka from iniquity, ha, kasamaan, ha, kapalaluan, kasalanan, ha, sabi dyan, patungo sa kalinisan ng Panginoon. At ikaw ngayon ay lingkod ng katuwiran, tungo sa kabanalan. Kung inisip mo yung kabanalan, parang nakakilabot eh. Pwede mong makamtan yung kabanalan ng Panginoon sa iyong buhay. Yun ang nais ng Panginoon na sinasabing godliness dito. Now, ano po yung una? Exercise is work. Walang ehersisyo na hindi ka mahihirapan. Di ba? Ano pong ehersisyo yung hindi ka mahihirapan? Meron mo? Exercise mo ang daliri mo. Exercise na ba yan? Pag sinabing exercise, buong katawan, di ba? Kaya walang madaling ehersisyo. Lalo sa tao na kakaiba. Sa mga bata, kaya lahat eh. Di ba? Iabot mo kayong daliri mo doon sa pinakapaa mo. Abot pa yan, di ba? Pagka may edad na, masakit na sa tulog sa beong eh. Di ba? Pag-sitap ka nga, mag-pusap ka nga. Pagka nagkakaedad, pahirap na ng pahirap eh. Okay? Pangalawa, exercise requires discipline. Ang ehersisyo, talagang may disiplina. Gigising ka ng bagong-baga, di ba? Magiinan ka. Tutugtugin mo yung pantangan niyo, yung bigamit. Diba? Sa umaga, di ba? Yung mga sa school, di ba? Elementary hanggang high school, di ba? Exercise muna eh. Bakit kaya ginagawa yun? Para naman at least eh,
sumigla ang katawan. Katawan natin ay sumigla natin. Pangatlo, exercise requires continuation. Ngayon, mag-exercise ka, bukas hindi. Ngayon, exercise, bukas hindi. Yeah? Wala mangyayari. Gusto mo magpalit ng tiyan? Magpawala ng tiyan? Huwag lang ka. Magpalit lang ng tiyan, pwede. Pero yung mawawala ang tiyan, naman, manang exercise, tuloy-tuloy. Kaya, at kapag nagtuloy-tuloy ka mag-exercise, merong resulta. Amen. Amen? Sa pananampalataya, kapatid, ganun din po. Amen. Ha? Hindi niyo sabi ng Bible, ha? Philippians chapter 3, verse number 14. Ilang mga talata ka naman ito? Philippians chapter 3, verse number 14. From verse 13, sabi ng Bible, brethren, o, tinatawag kayo, mga kapatiran. Brethren Bible Baptist Church. Verse 13, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching for those things which are before. Sabi ni Pablo, yung mga bagay sa nakaraan, na huwag mo nang balik-balikan. Hello? Diba? Pag yung mga bagay na yun ay negatibo, at mga bagay po na yun na pinahihiya mo sa Panginoon, huwag mo nang balikan. Amen. Sabi ni Pablo, lahat ng mga bagay na kanyang attainment, it's done. Tapos na yun, natapos na yun. Diba? Forgetting those things that are behind, reaching forth to those things which are before. Mm-hmm. Yun po mga sa hinaharap yun na lang pag-iisipan po. Amen. Ako, nangilingkod ako sa Panginoon. Nung malay pa sila iya, may mga pagkakataon. Sabi ko, Panginoon, bakit niyo ako tinatawag? Eh, parang ako eh, hirapan ako. Pero kung nakita ko yung mga anak ko, nangilingkod ako para sa kanila. Amen. Yung future nila. Amen. Amen? Amen. Misan, isipin natin mga magulang, parang ayoko na sinimba. Help na help na. Maraming pagsubok ka sa aking buhay. Tignan mo na lang yung mga anak mo. Amen. Diba? Amen. Ayon sa trabaho, pagkabisa, pagka sobrang bigat ng trabaho, ginagawa, malaki responsibilidad mo. Pagkatapos, maliit na yung hinikita mo. Ano kaya mag-resign ako sa trabaho? Pero teka, bilang magulang, isipin ko muna yung aking mga anak, pinag-aaral ko pa. Amen. Na kahit pagod na pagod ka na, kahit halos gumagapa ka ng pauwi, pagunta ng bahay, isipin mo na lang, teka, may mga anak pa ako, nag-aaral pa. Amen. Kailangan ko magpatuloy. Amen. Kailangan ko sumigla. Kailangan ko mag-vitamins. Kailangan ko magpalakas. Kailangan ko mag-ehersisyo. Amen. Para yung katawag mo rito, maging handa pa sa trabaho. Amen. Mayroon po ba? Amen. Look for the future. Amen. Mga young people, bata pa kayo, malakas kayo eh. Ha? Huwag niyong isaturate ang isipan niyo ng maruming bagay sapagkat hindi malalaman ng Panginoon yan ng instruction mabuting bagay sa Panginoon. Amen. Amen. Piliin niyo makapag-aral, piliin niyo makatapos. Amen. Sapagkat ang future, nando doon eh. Amen. Nando doon. Pahirap ng buhay, ang buhay. Ha? Kung hindi kayo makakatapos, hindi ko alam kung saan kayo. O ano magiging future. Amen. Konduktor, magiging konduktor. Mm-hmm. Yung tinatarget mo na ambition sa buhay mo, hindi yan masama sa Panginoon. Amen. Pero kung hindi ka magpapatuloy, tapos na. Mm-hmm. Paano yung pangarap mo? Mm-hmm. Ito yung sabi from Bible na I press toward the mark, verse 14, of the price of the high calling of God in Christ Jesus. Pressing toward the mark of the price of the high calling of God. Meron kang ini-aim sa buhay mo? Hello? Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang ini-aim nito ay baguhin ang bawat isa sa atin. Amen. Ang ini-aim ng Panginoon kung bakit ka sumisimba ay una para makilala mo si Kristo bilang ng Panginoon. Provided na kilala mo siya, kinakailangan lumago ka sa pananampalataya. Amen. Provided na lumalago ka na sa pananampalataya, kinakailangan magamit yung pinag-aaralan. Amen. Amen. Provided na nagamit mo na yung pinag-aaralan mo, kinakailangan mayroong mabuting resulta. Amen. Amen. Bunga. Amen. 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 Hebrews chapter 12. Huwag kang malungkot. Huwag kang mag-alala. Ha?
Huwag kang manghinayang sa ginagawa. Ginagawa mo para sa Panginoon. Kasi sabi sa Hebrews chapter 12, wherefore, verse 1, seeing also we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that is not so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Look at verse 2. Looking unto Jesus, He is the author and finisher of your faith, our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sabihin natin, eh, pastor, si Cristo naman yun, kaya niya yun. Eh, kaya nga, eh, sabi ng Bible, kaya niya yun, kinaya niya yun. Makakaya din natin, sabi ng Bible, siya ang mayakda kasi ng iyong pananampalataya. Amen. At siya din ang tatapos, sabi ng Bible. Amen. At meron pang mga nauna sa iyo, crowd of witnesses, mga nauna yung mananampalataya. Mm-hmm. Sabi ng Bible, ano? So lay aside every weight. Ibigay mo yung lahat ng iyong pasanin, bababa mo yan sa Panginoon. Amen. Kasalanan, and the sin, that so easily beset us. Mm-hmm. Nung araw, nung ako yung naglaro pa ng basketball, para tumasok ang aking talon, ganyan yung natatas eh. Di ba, maglalagay ka ng mga weight sa paa, para mga sandbag yun eh. Buhangin yun, buhangin, lalagay mo dito. Yan. Tinatali yun, nakistop na gano'n. Merong bigat yun. Kung ilang kilo yun, dalawa, isang kilo. So, bigat ang pag-ibigat. Kung gano'ng katas, magjajaging ka ngayon yan. Na meron yun. Ang hirap pa yan, magjaging na merong bigat na yun. Habang diagano mo yung paa mo, parang may magnet sa lupa eh. Pagkatapos, lulundag-lundag ka, pipilitin mo nabutin yung itatakboard mo. Yung basketball court, yung pinaka-goal na gano'n, yun eh. Parang malundag mo yun, pipilitin mo ilundag yun, merong bigat dito. Ha? Gagawin mo yun araw-araw. Continuation, tuloy-tuloy. Para lumakas ang iyong talon. Pagkatapos, isang araw, huhubarin mo yun. Amo, kalakasan yun ba? Paghuburan ka na lamang. No? Kasi dati may bigat ka sa pahit. Pag inalis na yun, ba, parang napakagawang mag-jogging ah. Tapos doon ang daging mo, amo, ang hindi na. Kaya ko lang dumakta ito. Sila lang yun ha, hindi ako. Ba? Kasi nga, nawala yung bigat eh. Amen. Amen. Kung marami kang kabigatan sa puso mo, ay, tingin mo sa Panginoon. Amen. 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 Lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. Yun ang nagpapabagal sa road mo bilang mga nanampalataya. Amen. Tapos we go back sa ating pag-aaral. Godliness is profitable to all things. Number one, godliness penetrates every area of life. Magagamit mo yung pagiging mga Diyos, katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos sa bawat bahagi ng buhay. Wala mo yung magpapatuloy sa Panginoon. Pangalawa, godliness promise a life at its best. Kung ikaw ay kontento na sa buhay mo, huwag kang makontento. Gusto ng Panginoon, lumago ka pa sa pananampalataya. Mating ka lagi ng church, pakinig ka ng salita ng Diyos, panalangin ka sa Panginoon, magbasa ka ng Biblia araw-araw, basahin mo yung talata nito. Amen. Sabi ng Bible, ano? It promote a life at its best. God would want to give you the best thing in life. Amen. Pangatlo, God is produced through exercise. Wala akong nakukuha na isang araw lamang. Uy, isang araw na, ayun na. Malapos na ako, kaya ko lang tumalong, kaya ko lang gawin mga bagay. Exercise. Diba? Walang shortcut. Walang shortcut sa pananampalataya. Amen. Hindi pwede ngayon, simba, bukas na safe, sa pangalawa, pastong na. Wala akong gano'n. Amen. Amen. Hindi mo pwede nangyari ngayon, simba, sa isang linggo, nagpabautis mo, sa isang linggo, nangangaroon na sa... Wala akong gano'n. Ano yung pamakaran niya? Kalokohan mo yun. Amen. Yeah. Ayaw po, ibang mga pastor na mga born again, kung meron gano'n, kung meron man, hindi yun naayos sa salita. Amen. Sabi na kayo, lahat ang mabis. Hindi pwede mga araw salita ng Diyos yung baguhan. Baguhan, yung sabihin, hindi pa napuprove yung sarili niya kung talagang tunay siyang naligtas. Kung tunay yung talagang siyang merong alam ang salita ng Diyos. Ano yung papangaral niya? Wala. Amen. Amen? Amen. Kaya mo kung i-expect yung bagong mananampalataya, bukas makalawa, malago ng mananampalataya. Amen. It takes as long as it takes for a person to be a Christian. Amen. And it takes as long as it takes
for a person to be a mature Christian. Amen. Talagang lifetime po yun para maging mature ka naman ng palataya. Amen? Pag nakita ka na ginagamit ng Panginoon sa isang ministry, purihin ang Panginoon. Kahit kung lahat ay tumayo, kahit po yung mananalangin. Kahit kung lahat ay tumayo, kahit po yung mananalangin. Habang lahat po yung nakatikip na kayo po, kahit po yung mananalangin, ako po muna langin, mga kapatid, ibigin po natin ngayong umaga, nais kong malaman mo mahal ka ng Panginoon. Nais ng Diyos, yung kabanalan niya, maibigay sa iyo. Saan na ba yung kabanalan sinasabi ng Bible? Ha? Sinasabi ko dito, godliness, pagiging maka Diyos, ay kung merong takot sa Panginoon. Ang kaya naman tayo, saan ka pupunta? Kaya ka mga kasiguruhan ng langit, wala pa, kaibigan, sipa ka namin ngayong umaga, nais mong malaman mo, mahal ka ng Panginoon, nais ng Diyos, na ikaw, bago ikay unin, ang mamamatay, meron kang kasiguro ng langis. Habang lahat yung nakapikit kami po, kaibigan, mahal ka ng Panginoon, sipa ka namin ngayong umaga, ipasigurado ng langit, natatid mo sa Kristo. Paano po yan, sabi ng Bible, sa pamamagitan ng bibig, nakapaningin ang tawad, at sa pamamagitan puso, nananamparpaya tungkol si Kailinas. Pagdating po yung satat ng Roma. Meron ba kayong umaga na nais tagapin si Kristo sa kanyang buhay bilang kagamagintas? Meron po ba? Kung nais mong tagapin si Kristo, pwede bang taas po yung kamay, nais kitang ipanalangin? Meron po ba sa aming mga bisita? Bata, matanda, tagal ka na nag-aaten, pero hindi ko masigurado ng langit, nais mong malaman doon, ngayon ang tamang panahon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Meron po ba sa aming mga bisita ngayong umaga? Marahil matagal ka lang dumadalo pero hindi pa paligtas. Meron po ba? Mahal ka ng Panginoon. Habang mga mananampalataya nananalangin sa kaluluwa ng ating mga bisita ngayong umaga? Meron po ba? Mahal ka ng Panginoon. Sa ating pong kasama sa live streaming, tanggapin mo ang Panginoon. Pamagitan ng bibig. Hindi ka ng tao sa kanya, tanggapin mo si Kristo bilang ganang pagkakas. Pagkat din ang nais ng Panginoon sa pangangaral na ang tao ko'y maligtas. Ngayon sa ating pong mga manan ng paratera, huwag mong ikahiya ang manalan sa sabi ng Panginoon. Sapagkat ito ay pakinabang sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Sa iyong trabaho, sa iyong business, sa iyong pamilya, sa iyong edukasyon. Mahal ka ng Panginoon. Ayos ang Panginoon makita sa iyo. Ang pasaganang buhay. Pero pahintulutan mo ang Diyos na pangunahan. Huwag maging matigas ang iyong ulo. Huwag mong piliin ang saon na lumang tipan na namuhay na malayo sa Panginoon. Ang sabi po niya, I have seen. I have paid, play a fool. I have heard exceedingly. Sabi ni Saul sa lumang tipan, ako'y nagkasala sa iyo. Ako'y naging hangal sa harapan mo. At ako'y nagkamali. Ako'y nagkakamali. Samantalang si Pablo, Saul, ng bagong tipan, sabi po niya, I have fought a good fight. I have finished my course. And I have kept the faith. Ikaw ang pamipili, kaibigan, kapatid, kung ano yung buhay na mayroong buhay. Gusto niyo. Kapala, may mga buhay na malayo sa Panginoon. Pamili ka. Kung yung kinuusap ng Panginoon ngayong umaga, manalangin ka sa Panginoon. Manalangin ka. Lord, gusto kong mabuhay na ayon sa iyong kalooban. Gusto kong pagpalain mo, manalangin ka sa Panginoon. Gusto kong meron akong ministry na kung saan ang kilala ko. Hayaan na ang kaaway, inayo ko sa iyo. Manalangin ka sa Panginoon, mga bagay. Tayo po'y manalangin. Bibigyan ko ilang sandali ng pananalangin ng bawat isa. Bago po natin makasal sa panalangin.
Ilang Diyos, salamat po sa iyong sentral. Palayan niyo ako makatuloy sa aming mga puso. Tuloy na pangunahan niyo kami sa natitirang bahagi. Aming pong pananampahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapag po na po bawat isa. Pahitin ko po ka ng ating kalob ngayong umaga. Pahitin po si Brother Aldair na nice po na open envelope ay hingi lang po kayo sa kanya bago tayo makabilig ng opportunity sa special number. Hindi po, yan po si Brad Alder. Kailangan po ng open envelope. Ano po ka na matabi mo, Brad Jay? Janrad. Sino na niya niya? Gian. Ano Gian? Nagbigyan na ba siya ng visitors? Bigyan siya? Kukuhanan mo nga ulit. Maganda yung record. May wala po. Yung po ay si Brother Abner. Kailangan niyo po ng offering and below. Ay, hindi po kayo sa kanya. Bibigyan mo talaga yan. Kaya na? Sige. Tara, Abner. Kung muna siya. Kaya na nakakata. Tawagin po yung ating pong bago tayo magka-manood, tawagin po yung ating special number. Dito lang kayo, sarap. Bago tayo po ng kaloob at panalangin yung brother na. Thank you.
Brother Ander, manalangin po yung ating pagkaluna yung umaga. Tayo po yung pagkakulit na ilang Diyos. Para po yung nananalangin. At ibus po ko kasalamat sa pangasalit ng mahal mo. Ang kaloob na to ay gamitin sa pagpapalawak ng simbahan na to at sa mga sinusuportahan ng aming simbahan. Tayo po yung ibus na pagkakasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung kaloob. Salamat po sa aming pong natutunan sa araw pong ito, Panginoon. Salamat sa mga mensahe na aming pong natinig at tumagos sa aming mga puso, Panginoon. Panginoon, lahat po ng may karamdaman ng aming po pinag-pray, kung sana po mahalo na po si Brother Ruey, kung sa aming karamdaman. Lahat po ng aming mga kapatid at mga karamdaman, kung po sila pag-alimin, Panginoon, at nakasama po namin sa susunod na pagsigaw, Panginoon. Panginoon, sana po at kami po ang aming goal ng maraming pray, kung sana magandagan po kami na ang aming pinisuportahan ng sinari. Alam po, Panginoon, mga imposible sa inyo, yan ibigay mo sa amin na aming po maraming pinisuportahan. Panginoon, sana po, alas dos ng hapon, at kami po'y makarating at ang aming pagbitingan ng aming pong pagkiloloro sa inyo, Panginoon. Sana po, may hapon balik at panahon pagsimba, Panginoon. Kaya lubos kami, Panginoon, na lumalapit, lubos kami na tipuri, at sa pangalan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Tayo po yung Mr. Salamat po yun sa ating mga nanonood. Sa ating live streaming.